pagkasahod na pagkasahod ko at pagkatapos ko mabudget yung aking sahod for the month, nagpupunta kaagad ako guys ng grocery at namimili na kaagad ako ng pagkain ko or yung grocery ko for the month. So ganun ako mag-budget guys. Bali ngayon mag-grocery tayo doon sa pinakasikat na pasyala ng mga Pinoy or mga kabayan dito sa Jeddah sa Saudi Arabia. Ayan, andito na tayo ngayon sa Jeddah International Market, isa so sa pinakasikat na tambayan or pasyala ng mga kabayan or mga Pinoy na OFW dito sa Saudi Arabia, kasi parang nasa Pilipinas ka lang. Marami kang mabibili dito ng mga pagkain na Pinoy or mga kabayan na makikita dito. Kaya pasyalan to ng mga kabayan. So alam ko familiar kayo sa lugar na to at saka tong area na to, kasi ito yung pinakasikat na landmark or palatandaan na nandito ka sa Jeddah International Market or sa Sarawat na supermarket, kasi yung pagong na to. So ayan, may Chowking dito, maraming mga pagkain na Pinoy, merong Kabalin, merong Jollibee at saka meron ding bench dito. So ngayon mag-grocery lang ako ng konti, yung mga item na wala doon malapit sa area ko or sa location or sa accommodation ko, kasi hindi lahat doon available yung mga Pinoy products. Bira lang ako pumupunta dito sa lugar na to kasi medyo malayo sa location or sa accommodation ko. Pwera na lang talaga pag nag-grave ako ng something Pinoy food like Chowking or Jollibee kasi meron dito. Bali mamimili lang ako dito ng konti na wala doon sa area ko nga. So ayan, ang daming mga Pinoy products dito guys. Syempre hindi pwedeng wala yung isda. Ayan, napakaraming isda dito guys na fresh talaga siya. Hindi siya frozen. So kung naghanap kayo ng isda dito sa Jeddah, ayan, napakadami dito. Pero yung isda ngayon medyo mahal yung kilo guys, kasi nasa 20 plus, 19 real. So ganun yung mga kilo ng isda ngayon. So bibili lang ako dito ng isda. So ito yung nabili ko. Bali dalawang klaseng isda lang yung nabili ko, yung tilapia at di ko alam kung ano yung isa. So good for a month ko na yan siya na konsumo na isda. Kasi mahilig nga ako magluto guys, hindi ako madalas kumakain sa labas. So ang budget ko pala sa isang buwan na ano, food allowance ko or yung binabudget ko na pang grocery or mga pang toiletries like sabon, lotion or mga panlaba, nasa 300 real lang. So hindi ko naman siya masyadong mauubos yung 300 real yon. Meron nga ako nagastos lang na 150 or madalas 200 plus, tapos may natitipid pa ako. Hindi rin naman ako madalas kumakain sa labas. So meron ding itlog na maalat. So ayan, napakamahal nga lang yung itlog na maalat. 19 ba yun or 12? Meron ding itlog na pugo. So ayan lang yung binili ko isda. So good for a month na yun. Bali dalawang piraso or dalawang klaseng isda pala yung binili ko. Tapos naghanap lang ako ng pansit kasi nga nagkikrave ako ng pansit. So magluluto din ako ng pansit canton. Kaya bumili na rin ako. Tapos may nakita akong Nissin cup na noodles. Nothing to 10 real. Tapos meron din stir fry. So hindi ako bumili niyan. Charot lang. Tiningnan ko lang siya guys. So ayan yung mga presyo. Tapos bumili lang ako ng pansit canton. Tapos marami din silang mga offer dito ng mga noodles. Tapos bumili lang ako ng ketchup. Itong malaki. Mura lang dito kaysa dun sa bakala na malapit sa amin na sobrang mahal. Maliit lang. Tapos may iba't ibang klaseng mga sauce na pang lechon. Tapos may nakita din ako dito mga biscuit na ganyan. Kung naghahanap kayo ng mga Pinoy products, napakadami dito guys. Ayan, so kung hilig kayo sa mga Pinoy products na ang mahal-mahal, kasi nga mahal to, galing kasi sa Pilipinas, kaya hindi ako masyadong bumibili ng ganito guys, kaya nga nagtitipid ako. Yung budget ko nga lang 300 real sa isang buwan, hindi pwedeng lumagpas kasi kailangan natin magtipid. Ang ginagawa ko nga, budget talaga, madalas akong bumibili sa mga discounted store or yung mga store na maraming offer or may mga promo. So doon ako madalas bumibili, nag-check ako every week ng mga promo. So tip ko sa inyo guys, kung nagtitipid kayo, ganun ang gagawin nyo. Tapos marami din dito mga Pinoy na ano, bread or pastries. Ayan, merong banana cake. So na-miss ko to kaya bumili lang ako ng banana cake dyan. Tapos bumili na rin kami ng ano, ng ubi cake. So ayan, meron ding mga ano, street food na parang kwek-kwek, fishball, iba't ibang klase, may biko, merong kutsinta. So kung nagki-crave kayo ng mga Pinoy product, lahat dito guys meron sa Sarawat Superstore. Hindi ko to ini-endorse sa... Kung naghanap lang kayo, kompleto na to ditong store na to. Kung nasa Jeddah man kayo, ayan, may mga suman, may mga puto, meron ding pansit, meron ding mga bilo-bilo, sapin-sapin, chicharon. Basta napakadami dito guys, kaya lang, syempre yung presyo, hindi mura kasi nga Pinoy product. Hindi naman to kagaya pag dito talaga sa Saudi na mas mura. So meron din ditong mga ano, gulay. So ito wala, naghanap lang ako ng ano, mga gulay na sili, dahon ng sili, dalbos ng kamote, tapos kangkong. So yun lang yung mga binili ko guys.
Tapos bumili na rin ako dito ng bigas na 5 kilo lang. Yung bigas pala na nakukonsume ko sa isang buwan ay 10 kilo lang talaga. So yun, tipid na tipid. Mas mura yung bigas dito kasi nga 19 real lang. Yung isang bag na 5 kilos na yun. Ayan, napakadaming dingdong na tatlong peraso, 5 real lang siya, 5.75. Tapos merong kung naghahanap kayo ng tanglad or lemongrass na napakamahal, 27 per kilo. Ayan, may mga mangga. Mangga season din kasi ngayon kaya mura yung mangga. Pero galing yan sa Egypt or India. Tapos bumili lang ako nitong papaya, tapos maraming mga root crops dito, merong kamoteng kahoy. Tapos ayan lang yung binili ko, pechay, kangkong, dahon ng sili, kalabasa. Ayan, napakadaming Pinoy dito, guys. So kung naghahanap kayo ng mga Filipino product or mga gulay na wala sa mga lapit sa area nyo or sa mga supermarket nyo, so meron sila dito. Tapos syempre hindi mawawala yung pre-taste. Titikim muna tayo ng pre-taste dito. Pero ngayong week na to, Indonesia week kasi, may Indonesia yung mga product na may mga pre-taste. Madalas din dito may mga pre-taste ng mga Pinoy food or Pinoy items pag Filipino week or Philippine Independence Day, ganon. So ngayon magbabayad na tayo, lalabas na tayo kasi masyado nang madami yung nabili natin. So yun lang yung binili ko. Yung nagastos ko lang dito, mga wala pang 100 kasi nga konti lang talaga yung binili ko dito, guys. Yung mga items lang na wala doon sa area ko or sa accommodation or sa mga supermarket na malapit sa area ko. So yun lang talaga yung binili ko. Yung isda, ganon, mahira kasi yung isda doon. Meron pero frozen. Ayoko ng frozen, dito fresh. So pagkatapos naman nagbayad, kumain lang kami dito sa Chowking. So kailangan i-treat naman natin yung sarili natin kasi deserve naman natin yung, dahil nagpapagod tayo sa kakatrabaho, diba? Iti-treat naman natin yung sarili natin. Minsan, huwag naman yung puro padala-padala na lang. So deserve mo rin yan. Treat mo rin yung sarili mo. Parang reward mo na rin yan sa sipag na ginagawa mo sa isang buwan. So kumain lang kami dyan saglit sa Chowking. So napakaraming mga kabayan. So kung na-miss nyo yung Pinoy food na Jollibee or Chowking, meron dito, guys. Napakarami. Kung maghanap kayo ng mga Pinoy food or kung nasa Jeddah kayo, so dito kami madalas kumakain sa Chowking or saka sa Jollibee. So since nakakaumay na yung chicken, so yung in-order lang namin ay yung chow fan na merong beef shumai. Ayan, patay gutom lang ang person for today's video. So yun na yung kinain ko. Hindi na ako kumain ng chicken, di ba? Nakakaumay. Puro chicken na rin. In fairness, napakasarap ng Chowking nila na chow fan dito at saka yung shumai nila. Tapos malinis yung store. Kaya shout out sa Chowking dito sa my Jeddah International Market sa Saudi Arabia, sa Jeddah. So ayan, sarap na sarap yung person. Nagutom talaga ako niyan that time kasi nga kakaikot. Tapos galing pa kami sa trabaho niyan or galing pa ako sa trabaho niyan. Pagkatapos ng trabaho, naggrocery lang kami saglit kasi nga bibili din pala kami ng ng Makati na box na pang balikbayan box. Kaya pumunta talaga kami dito sa may Sarawat kahit medyo malayo at medyo mahal yung pamasahe. Yung pamasahe kasi dito nasa 25 real. So balikan yun 50 real, di ba, napakamahal. So after namin kumain, bumili lang kami ng box dito sa Makati Express. Kasi ilang buwan na lang, magbabakasyon na naman at magpapadala na naman ng balikbayan box. So yan yung contact number kung gusto nyo ng balikbayan box. At ito yung mga presyo ng mga sea cargo na unlimited kilo yan or walang timbang-timbang. So kung naghahanap kayo ng balikbayan box na papadalhan nyo, so dito ako lagi nagpapadala sa Makati Express. Hindi ko to ini-endorse, ito din yung madalas kong pinapadalhan lang talaga sa 10 years ko dito sa Saudi Arabia. So hanggang dito na lang, bye!